Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ipapakita natin kung paano isinasagawa ang environmental swabbing. So environmental swabbing, isa po siya sa requirements sa binabang programa ng DA para sa exit protocol for quarantine ng mga affected areas na tinamaan ng ASF or African swine fever. So African swine fever, alam naman po natin na ito po ay isang sakit ng mga baboy kung saan marami pong naapektuhang farmer. Hindi lang po dito sa Pilipinas, pati po sa ibang bansa meron din. So ginagawa po natin ito para maibalik ang pinagkakakitaan na hanap buhay ng ating mga kababayan. So isa po itong requirements. Yung nakaraan po, nakapag-conduct na po ang LGU ng cleaning and disinfection. 30 days po yun. So ang next step po, ito nga po ang environmental swabbing. So mag-conduct lang po tayo, magsaswab po tayo. Titingnan po natin kung andun pa o wala na ang presence ng ASF sa lugar nila. Kailangan lang po natin gamit pag mag-environmental swabbing tayo is cotton buds na plastic handle, marker, plastic container or ziplock. Pero ang ginagamit po namin is plastic ng ice candy. Tapos, mas maganda may dala rin tayong GPS para makuha natin yung coordinates ng area. At ang pinaka-importante sa lahat, yung laboratory test form. At kailangan din natin ng distilled water kasi i-dip muna natin yung cotton buds bago natin swab sa mga surfaces ng kulungan ng bubble. Napaka-importante po sa isinasagawa nating environmental swabbing ay ang labeling. Dapat kung ano pong ilagay nating label sa plastic na pinaglagay natin ng swab, yun din pong dapat makikita at ilagay natin sa laboratory test forms. Patugalin po natin na i-dispose ng tama yung mga ginamit nating gamit. Mga disposable gloves, face mask, nagpalit po tayo bago lumipat ng ibang farm at mag-disinfect po tayo. So, mga lodi, lilipat na tayo ng barangay. Init! Bisita ko mo si nanay.
Lodi. Sana nga yung malapit dyan, Lloyd. Pagbabalik. Ay, tatlong barangay na schedule natin dito sa Katanawan at nasa pangalawang barangay pa lang tayo. Init. Tayo yung face mask. Dyan, Lloyd. Guys, nandito na tayo sa kasunod natin pupuntahan at kailangan muna natin mag-disinfect kasi galing na tayo sa ibang kabuyan. May dala tayong virus. Okay, tapos na tayo dito sa babuyan ni ate. Okay, babalik kami next week. Second swabbing. Init. Pag-isa na tayo. Di pa tayo ng farm naman. Bali, 30 samples ang kailangan natin sa isang barangay. Siguro mga 7 farmers. Makakompleto na tayo. Hanap tayo ng kasunod. Actually, may master list na yung LGU. Kasi yung mga pupuntahan nating farmer. Kaya medyo mabilis yung trabaho natin. Mainit lang talaga yung panahon. Kaya pausa na tayo. Ha! Let's go. Lakad-lakad ulit. Blabla. Next natin pupuntahan yung burial site, yung mga pinaglibingan ng mga surrendered na baboy dati na inabot ng ASF. Kukuha lang tayo ng ano dun, topsoil. Yun ang pinaka sample na ipapatest natin sa laboratory. Pagod na ako. At kasama mo ngayon yung ka-opisina ko na makakatulong natin mag-assist dito sa environmental swabbing.
Walang iba kundi ang John Lloyd Cruz ng OPB. Iyan o. Pagbabalik. Okay, pagbabalik o. Paboy. Ah, si Basha. Yan ang makakatulong ni Boss BTB sa pag-environmental swabbing. Yan na. Kung saan-saan na naman kami nagsusuot. Teka ah. Baka pa may magdagasaan na naman tayo. Ah, batiin mo muna yung mga fans mo. Ah, yung mga nanood ng ano may... Popoy and Basha. Popoy and Basha. Kailan mga pagbabalik mo? Ah, nagbabalik na po ngayon si John Lloyd Cruz. Hindi, ayoko na magsabong. Di ba yung nais yun? Nagana na kami. Pampatanggal pagod lang kasi kanina pa kami lakad ng lakad. Nag-start kami mag-swabbing. 9 AM. Ngayon 3 PM na. Bali, tatlong barangay ang punta namin. Padalwa pa lang to. So may isa pa. 30 samples kada barangay. Ito na, nandito na kami sa burial site. Kuha muna kami ng sample. Dito na tayo sa pinakahuling farmer dito sa barangay anong barangay? San Antonio Pala. Pangalawang barangay dito sa ano. Pagkatapos nito lilipat na tayo sa kasunod na barangay, last na 'yon. Madulaw. Sana matapos na kasi pag inabot tayo ng gabi baka dito tayo makakatulog sa bayan nakatanawan at napakadelikado nun para sa kasama kong si John Lloyd. Baka makabolados to ng babae dito. So bali lahat po ng swab samples na nakolekta natin kailangan po within 24 hours madala siya sa laboratory para ma-examine.